yung ating salabat, tingnan natin. Uy, tara. Okay na to mga kainex, ano? Nako, mainit. Nako, napakasarap nito mga kainex. Oh, kaya-kaya. Subukan natin yun. Pwede. Pinatapon ng konti. Sarap. Ito kay Mahal Arena. Hop. Yan. Tapon natin. Yun, mga kainex. Oh. Pupunasan ko lang yung natapon. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Ito na mga kainex. Oh. Sarap. Hmm. Naalala ko dati, no? Nung pinupunta kami ng nanay namin sa, ano, sa Antique. Bisayas, ano? Ito yung lola ko, tsaka yung mga tita ko. Ito yung pang-umaga nila. Tsaka yung sara-sara, alam nyo ba yung sara-sara? Yung sinunog na kanin sa kawali, pag kulay itim na siya, yun yung ginagawa naming kape. Gustong-gusto ko naman kasi yung sinunog na kanin, lumalambot yun eh. Pagka ano, kinakain namin, may kape na may kanin pa. Kaya pala yung iba, no? Pag walang-walang ulam, ang ginagawa nila, kakain ng kanin, tapos yung kape ang inumin. Okay na yun, solved na yun, di ba? Ito naalala ko lang kasi ganito rin yung inano namin dati sa ano, no? Sa Visayas nga. Ah, oh, naku, sarap sa lalamunan, mga kainas. Eh. Ah, parang guminhawa. Halika na. Halika na, saya. Kime. Ah, oh, share kayo ni Kuya Sayan. Ah, oh, Kuya Sayan, ah. Halika na. Share kayo yung dalawa, ah. Share kayo. Oh, yan. Sige na, kain na. Pasok na tayo, mga kainag, ano? Medyo nawala yung lamig ngayon kasi, ano na, tanghali na, no? Alas dos na ng hapon. Kaya medyo nawala-wala yung lamig. Ito yung pang, ano, nilabhan ko lang. Pansuot natin ito pag nagtatrabaho tayo. Pag-uwi natin mamaya, yung iniwan nating sweatshirt yung nakaraan, yung dadali natin mamaya. Susuotin natin. Yan, tapos ito, yan ang purpose niya, mga kainags. Pag tinapakan natin, kakapit yung sapatos natin dyan. Diba? So, lagay muna natin tong bag natin dito. Ayan, oh. Pag tinapakan natin, kumakapit yan sa sapatos, eh. Yan! O, oh, diba? Hindi tayo madudulas. Yun. Yun ang purpose nun, mga kainags. Kaya nilagyan ko ng mga screw yung step ng ating truck. Kasi pag winter, madulas yan. Madulas yan, mga kainags, ano? Lalo na pagka nalagyan ng slow, baka madisgrasya tayo. Sayang naman yung kagwapuhan natin. Joke lang. Ah! Whew, good to go. Woo! Lakas ng hangin, mga kainags. Ah! Kahit na nakatirik si Haring Araw, ramdam mo talaga yung ano, ramdam mo yung lamig, ano? Pero mabuti na lang nakatirik si Haring Araw. Kasi kung hindi nakalabas si Haring Araw, mas malamig, mga kainags. Mas malamig yan. Oh, grabe. Pasok na naman tayo, no? Pero sandali lang yun, 8 oras. Kasi sa trabaho namin, yung trabaho kasi namin, mga kainags, yung talagang ano eh, mabilisan, ano? Mabilisan talaga. Tsaka kailangan mong maging mabilis para makuha mo yung incentives. Kaya pag mabilis ang trabaho mo, mabilis ang oras mo, nag-i-enjoy ka, busy ka sa ginagawa mo, hindi mo na mamalayan eh, pauwi ka na pala. Ang pinakamasarap na moment, no, pag nagtatrabaho ka, yung pauwi ka na, di ba? Yung iba, nag-i-enjoy pag mag-o-overtime. Pero ako, nag-i-enjoy ako pag uuwi na ako, mga kainags, ano? Pagkatapos ng 8 oras. So mamaya natin magkita, mga kainags, ano? Papasok muna ako sa trabaho. Ha, pagod ako. Yun, mga kainags, ano? Emergency. Lumabas kami. Kasi tumulog ang alarm. Kahit na nung ginagawa mo, iwanan mo talaga. Dahil kailangan iwanan yung mga ginagawa. Lahat kami dito. Ano na, alas 10 na lang gabi, mga kainags, ano? Emergencies. Hindi ko alam kung ano to, kung drill or kung ano. Pero labas tayo. Buti na lang, eh, patapos na ako, no? Hindi ko na kailangang maghabol. Kumbaga nagre-relax na lang tayo. Pero dapat, mga kainags, ano, pag nandito ka, pumunta ka sa parking, meron kang ano, yung nakikita ka. Eh, since emergency, wala na. Kaya medyo delikado, no? Pero ingat lang tayo. Medyo ano to,
safe pa rin tayo. So yung mga kasama natin nandun, naglalakad, doon kami tatambay. Yan, tapos magka-count. Medyo, buti na lang hindi pa ganun malamig, ano? Pero siguro mamaya pag tumagal kami dito, sobrang lamig, mararamdaman na namin lamig, mga kainags, ano? Daming tao yun, daming tao. Yan, ayos. Lalig na, no? Mer, musta? Anong ano, may balita ka? Emergency? Ano emergency? Ha? Hindi mo alam? Basta lumabas ka lang? Sabagay, basta tumunog yun, no? Lalabas na kailangan lumabas. Sige. Yeah, so mga kainags, ano? Nandito kami ngayon kasi dati winter, may snow talaga dito sa labas. Ganyan din ang nangyari. So walang nagawa, no? Kundi tiisan ang lamig, mga kainags. Kailangan tiisin ang lamig. Mabuti naman ngayon ay medyo malamig lang ng konti. Konti lang. Ay, ang dami dito. Siguro hindi ko lang alam kung hanggang ilang oras itong mangyayari, ano. Oh, di ba kita nyo? Oh, usok, no? Baka pinagtitingin na lang ako dito yung mga kasama ko. Amira. Ay, no? Binabati. Ah, sir. Eh, dito ko pumuesto kasi ano eh. Para ano, baka ano eh. Maka-istorbo tayo sa kanila. Hayaan natin sila dyan. Magtatanong na lang tayo kung anong pinag-uusapan nila. Pero in fairness, mga kainis, ha? Naramdaman ko na yung lamig dito sa kamay ko. Ha? Yan, kasi yung mga nagtatrabaho doon sa dry, mga naka-t-shirt lang, mga kainis. Nandito sa labas eh. Si Jedi Cycle nandito eh. Ayun, naka-t-shirt. Kaya lang hindi ko na muna mapakita. Asilitin lang natin, mapakita natin. Ayun, yan, oh, naka-t-shirt lang. Nako, lamig yan, mga kainags. Yan si Jedi Cycle, yung naka-pula. Yan. Hindi ko alam kung ano to eh. Kung dry run, kung practice, or meron ba talaga. Mahirap kasi nito, no? Yung naghahabol ka sa kota mo, nagmamadali ka, tapos biglang nagkaroon ng ganito. Although meron naman exception. Magkakaroon naman exception yan, isusulat yun naman yung exception eh. Para hindi maapektuhan yung incentives mo. Kaya lang, syempre, maghahabol ka pa. Ganun talaga kasi kung dry run man to, kailangan talagang magkaroon ng dry run sa company, mga kainags, no? Para just in case na may mangyari talaga, yung totoong mangyari talaga, alam yung mga gagawin. Practice, di ba? So yun, mga kainags, no? Ano lang, practice lang pala. Dry run lang. Pinractice lang. Merong malapit na exit door sa akin, kaya lang pumunta pa ako dito kasi nasanay ako dito. Yung sinasabi nila na dapat kung ano yung exit door na mas malapit sa'yo, doon ka lumabas. Kaya lang exit door na mas malapit sa akin, nandun pa sa dulo, mga kainis, napakalayo, ano? Ang layo pa nalalakarin ko pagka ano. Pero dapat doon eh, no? Siguro baka tapos na yung meeting nila, parating pa lang ako dito kung doon ako dumaan sa exit door. Kasi labas yun sa kabila yun eh, dulo sa dulo. Grabe. Pero kailangan, mga kainis, ano? Next time gawin natin yun. Yan, kasi doon nandun ako, makakainig sa dulong-dulo, no? Pag lumabas ako doon sa exit, doon sa dulo, doon ako dadaan sa labas, doon sa dulong-dulo. Tapos ikot pa akong ganyan, makakainig, ano? Yan, wala na yung mga tao rito pagkadating ko. Wala na rito. Oh, Sep, kamusta? Mabuti, ayos ako dito. Oo, ayan, makakasama nyo dito sa vlog. O nga pala, si Joseph, mga kainags, ano? Meron naghahanap siyo, si Doc, yan, shoutout kay Doc. Ah, si Doc Ricky yun, malamang. Ah, Doc Ricky. Oo, si Doc Ricky, sa Ontario yun. Oh, Ontario, ganun ba? Sa ating kaibigan yun. Doc Ricky, shoutout sa'yo. Doc Ricky, oo. Ito na hinahanap mo, si Joseph. Kagaling lang, kawila lang Pilipinas. So, dry run lang pala, mga kainags, ano? Dry run lang. Buti na lang, pare. Ano, kumusta na? Ayos naman, pare. Ano, oras ka ba, we? Ano pa eh, alas dos pa, pare. Alas dos, mag-uuti ka? Oh, siyempre. No, kailangan, pare, ano? Oo, kailangan natin ng uuti. Oo, ganun talaga ang buhay dito sa Canada. Oo, pare. Kailangan natin ng uuti. Huwag mo lang kasama doon, pre. Kami lang pala. Hindi, joke lang. Tara, let's go. Okay. So, tara mga kainis, ano, mamaya tayo magkita pagka-uwi ko. Ang sabi, kasama ko. Let's go. Yan, tapos eh, yung sinasabi ko nga kanina, mga kainis. So dapat ang suot mo, pag nandito ka, yan yung nakakulay orange ka, para kita. Actually, pag may mga naiiwang mga item, pag ihahabol sa truck yun, mga kainis. Halimbawa, may naiwan dito na item, paalis na yung truck, nandito na yung truck, di ba?
So yung naiwang item doon, yung magdadala rito sa truck na to dito, halimbawa, kailangan magsuot ng ganyan para makita siya ng mga driver dito. Kasi medyo madilim dito, mga kainags, ano? Tarang na dapat nakasuot ka ng ano ganyan, no? Yan. So tara na, mga kainags, napasok na tayo. Continuous na natin yung ginagawa natin. Mabuti na lang, last na lang yung ginagawa natin na yun. Papetiks-petiks na lang tayo. Importante makuha natin yung numbers natin, yung hinihingi ng kumpanya. Yun ang may bigay natin dapat. Grabe. Grabe. Ang lamig-lamig ng panahon ngayon, mga kainags, dito sa labas, ano. Pero pinagpapawisan ako. Grabe. Natatawa ako na naiinis, ano. Alam niyo ba yung ano, yung last minute pauwi na kayo, naghihintay na lang kayo ng oras, mga kainags, ano. Tapos suddenly, meron kayong maaksidente. Hindi tao maaksidente, ah. Yung masisira niyo yung karga-karga niyo, yung items niyo masisira niyo. Tutulo 'yan. Nako. Pagpapawisan talaga kayo ng ano, kahit malamig, ano. Actually kasi ako, meron akong tapos na ako, mga kainags, ano. Nagbalot na ako, binalot ko na, eh. Kasi dito sa amin, kami yung kumukuha ng mga order, no. Yung mag-ilalagay namin sa paleta yung mga order. Pataas yun, hanggang 6 feet. Or minsan, inabot ng 7 feet yun. Yan, yung mga warehouse man, alam nila yan, alam nila yung sinasabi ko, no. So kasi merong yung itlog kasi, mga kainags, ano. Itlog. Ano yung mabigat yon? Yung liquid na itlog, wala na siya shell, ah. Yung binasag na siya shell, tapos nilagay na sa isang box. Yung sukat ng box ay ano, parang, kung hindi ako nagkakamali, ay 7 by 10. 7 yung taas, tapos 10 yung parang ganun. So puro itlog yon, liquid na yon, mga kainags, ano. Nagbalot na ako, tapos nung sinundot ko na, naku, aksidente, nasundot ng power jack ko yung itlog na karton, mga kainags. So, nung pagsundot, naku, kumalat sa floor. Kalat. Di syempre, itinakbo ko. Di nung habang tinatakbo ko, tumutulo, kumakalat, pambihira. Di ba tumutulo, di ba? Tapos itatakbo mo sa lagayan. Habang tinatakbo mo, tumutulo yun, kumakalat yun. So, grabe. Di kumuha ako ng map. Nilinis ko kasi dito, pag may nabutas ka rito, pag may nakalat ka rito, ikaw maglilinis, mga kainags, ano. Di ginawa ko, di kumuha ako ng map. May map ko kung saan yung tulo, talagang sinundan ko yun. Hindi hirap, pinagpawisan ako doon, mga kainags, ano. Mabuti na lang nakuha ko ng 10 minutes, ano. 10 minutes nakuha ko, mabuti na lang may squeezer. Kumuha ko ng ano, squeezer, map, squeezer. Nilagyan ko ng hot water. Binilisan ko. Although meron naman tayong experience sa restaurant, sa paglilinis sa restaurant, kaya medyo napabilis yung trabaho natin. Grabe. So dapat ang out ko alas 11, nakapag-out ako ng 11:01. So meron akong sobrang isang minuto. Ay, grabe. Wala kasi kaming janitor dito, mga kainags, ano? Kalat mo, linis mo. Yan, ganyan dito. Grabe, okay lang sana kung yung mga nabutas ko, yung mga broccoli, yan, okay lang yan, eh. Pero kung liquid, mga gatas, yan, itlog na wala na sa ano, wala na sa shell, nako. Kung yung itlog na, alam niyo ba yung sinasabi ko, sa mga restaurant, hindi mo na kailangan magbasag ng itlog. Yun na yun mismo, basag na yun. Yung naghalo na yung puti. Tsaka sa, hindi ko alam kung puro dilaw yun, eh, no? Kasi puro dilaw yung mga itlog sa sa ano, mga kainags, eh, doon sa flooring, ano? Grabe, kalat. Kaya malupit pa nito. Pinakailalim yun, mga kainags, no? Kailangan kong tanggalin yung wrapper. Tapos tanggalin ko isa-isa yung mga nasa taas hanggang sa makuha ko yung sa baba. Yun yung malupit doon, mga kainags, ano? Anyway, buti na lang experienceado tayo, kaya nadiskartehan natin ng maayos, no? Grabe. Ano, pauwi ka na, no? Bigla. ganun talaga. Magandang araw ulit sa inyo, mga kainags, ano? Yan, hanggang ngayon, eh, hindi pa rin ako maka-move on, ano? Yung nangyari sa atin kagabi. Kasi yun, yung itlog na yun, dapat madala ko agad ng mabilis
doon sa lagayan ng mga damage rock, no, para hindi na siya kumalat. Pero pag nakikita mo yung bumubulwak yung itlog, mga kainags, ano, yung palabas, tapos nakikita mong kumakalat sa flooring, parang grabe. Alam mo yung trauma? Parang may trauma, no? So hanggang ngayon, habang nag-uminom ako ng salabat, naiisip ko yun, mga kainags, ano, sabi ko, mabuti, naayos ko ng mabilis, ano? Kasi syempre, hindi lang naman yung pagkalat ng itlog ang poproblemahin mo doon, eh. Mabuti na lang, walang mga nakaharang sa akin. Meron pala ako isang nakaharang. So kinausap ko, pre, pasuyo naman, pwede ba patanggal mo muna yung jack mo kasi nagmamadali ako. Tumutulo yung itlog. Sabi ko sa kanya. So pinadaan naman ako, awa ng Diyos, no. Maraming salamat. At nako, grabe. So naidala ko na siya sa doon sa may damage rack. Kaya lang syempre, yung kalat merong trace kung saan nagsimula yung kalat, kasi tumutulo nga yung itlog, di ba? Bigot ng ganun. Kaya nung nagmap ako, mga kainags, ano, pag ganun din ako nagmap, lakad ako map, ang bihira. Ay, natawa ako ng tawa, ano. Pawis na pawis ako nun, mga kainags. Grabe, pawis ko nun. Naghalo yung pagod, naghalo yung nervyos, yung stress. Grabe, pinagpawisan agad ako nun. Yung una, yung pagkasundot ko, pag-alis ko, tak! Nako, Diyos ko po. Talagang tumutulo. Grabe. Tumutulo talaga. Grabe. Naranasan nyo na ba yun, mga kainags, yung ganung moment? Yung kahit malamig ang panahon, pagpapawisan kayo. Grabe, ano? Tapos yung grabe talaga. So yun, hanggang ngayon, nasa isip ko pa rin, iisip ko pa rin, no? Kaya katulad yun ang nasabi ko, okay lang sana kung yung mga nasundot natin, hindi liquid, halimbawa dry. Yan. Kasi yung map, kukunin mo pa yon sa ano, maintenance area. Medyo malayo-layo pa rin yun, mga kainags, ano? And like pag mga asukal, mga dry, harina, papalahin mo lang, may pala naman doon, eh. Tsaka walis. Or kahit na yung mga gulay-gulay lang yan, pwede yan. Okay lang na masundot yan. Pero kung yung katulad ng liquid na sinasabi ko, malaking problema yun, mga kainags. Ano? Yung iba nga, mga kainags, ano? Yung iba, gatas naman, talagang gatas. Alam mo yung crate, buong crate? Kasi minsan, aksidente, nangyayari talaga ito, mga kainags, aksidente. Yung mga forklift operator, susundutin nila sa taas yun. Mataas yun, sobrang taas yun, mga kainags. Ano? Minsan, nagkakamali ng kalkulado, akala nasundot na, hindi pa pala. Or minsan, nasundot na, bababa na lang. Sumasayaw kasi yun, mga kainags, ano? Pag yung mga forklift operator, nagkamali ng pagbaba, yung biglang huminto, gumaganon yun, sumasayaw yun. Minsan, gumaganon pa yun. Talagang yung mga yags nila sa, ano, umakyat dito. Parang, tapos, pero nangyari yan, mga kainags, ano? Bumagsak talaga yung gatas. Talagang bumaha. Grabe, baha talaga ng gatas yung flooring. Parang alam niyo yung bumaha sa Pilipinas na may baha talaga. Ganun-ganun, mga kainags. Mabuti na lang yung mga forklift. May mga bubong yan, eh. Mga forklift operator, may bubong yan, eh. Kasi may mga bumabagsak doon. Kasi pag wala yun, sigurado, wala. Matotodas na yung forklift operator. Meron yung may bubong yun, mga kainags. Tapos basang-basa sila ng gatas. Grabe, minsan nga yung mga pakwan, pag bumagsak yung pakwan, nagkala talaga, mga kainags, ano? Malaking trabaho yun, malaking linisan yun. Grabe, nangyayari talaga yung mga kainags, aksidente, nangyayari talaga yun. Hindi talaga maiiwasan minsan, kahit na ingat mo, may mga time talaga na ganun, na mangyayari. Oh, grabe. Kaya pagka nangyayari yun, halimbawa katulad yung gatas, kumalat, sarado yun, mga kainags, isasarado yun. Kaya yung mga picking namin, madidelay yun. Kasi syempre hindi ka pwedeng mag-pick doon sa aisle na yun, no, kung saan nagkalat yung mga gatas. Yan, yung gatas kasi ang pinaka ano, worst, no, pag bumagsak. Hindi lang yung aisle na yun, siguro mga tatlong aisle kasi kakalat yun, eh. So yung mga tatlong aisle na yun, kasarado yun, mga kainas, kasi lilinisin yun, eh. Talagang major operation, major linis talaga yun. So let's say sabihin natin mga tatlong oras na kasarado yun. Or baka apat na oras pa minsan. Yun, nagkakaroon ng delay doon sa mga ganun. So ngayon, papasok ulit ako mamaya. Pero I make sure, parang
ano na ako ngayon na medyo mas aware na ako ngayon sa mga gagawin ko. Kasi kagabi, excited na ako umuwi. Parang pabanjing-banjing na lang ako, maganong galo na lang. Binibiro ko pa yung mga kasama ko eh. Uwi na ako, ikaw hindi ka pa uwi. Nakarma, mga kahinags. Ano? Ang bihira. Ay, nako. So wala naman kasi tutulong sa'yo doon, mga kahinags. Ano? Swerte mo na pag may tumulong sa'yo. Kasi syempre, pag tumulong sila sa'yo, maapektuhan din yung kanilang peaking ano. Kaya maswerte ka na pag may tumulong. Pero don't expect na may tutulong talaga sa'yo. Kasi syempre, individual yan eh. Maapektuhan naman yung kanilang peaking ano. Sila naman yung maapektuhan. Kaya maganda na rin yung hindi ka tinutulungan minsan para mas aware ka doon sa yung ginagawa. Mas aware ka sa sarili mo na alam mo walang tutulong dito pag may nangyari sa'yo. Isa ka lang. Kaya mas magiging maingat ka. Kaya ganun nga. Pero hindi talaga maiwasan minsan. Kaya ganun talaga, mga Erickson. So hanggang dito lang muna yung vlog ko, mga Erickson. Maraming salamat sa pagsama. Magkita tayo sa bandong vlog. Hanggang sa muli.